Kamusta mga katropa? Isang magandang araw sa inyong lahat. Kilala niyo ba kung sino ang pangatlong pangulo ng Pilipinas? Tara, sabay-sabay natin tuklasin kung sino siya. José P. Laurel o José Paciano Laurel y Garcia. Ipinanganak noong 9 Marso 1891 sa Tanauan, Batangas. Namatay siya noong 6 Nobyembre. Isang abogado, politiko, at isang hukom. Siya din ay naging presidente ng Pilipinas noong 1943 hanggang 1945 noong sinakop tayo ng mga Hapon. Ang may bahay ng Pangulong Laurel ay si Pasensya Laurel. Pinanganak noong 3 Abril 1889. Namatay naman siya noong 1 Enero 1960. Si José Paciano Laurel y Garcia ang naging 3rd Pangulo ng Pilipinas. Narito ang 10 trivia tungkol sa kanya. Number 10. Siyam na anak. Ang kanyang naging unang anak ay si José P. Laurel Jr. na ipinanganak noong 27 Agosto 1912 at namatay naman noong 11 Marso 1978. Ang pangalawang anak naman niya ay si José Laurel III na ipinanganak noong 27 Agosto 1914. Namatay naman ito noong 11 Marso 1978. Ang ikatlong anak naman niya ay si Natividad Laurel, ipinanganak noong 25 Desyembre 1916. Ang ikaapat naman ay si Sotero Laurel, ipinanganak noong 27 Setyembre 1918. Namatay naman siya noong 16 Setyembre 2009. Ang sumunod ay si Mariano Antonio Laurel, ipinanganak noong 17 Enero 1922 at namatay naman noong 2 Agosto 1878. Sumunod naman ay si Rosenda Laurel, pinanganak noong 9 Enero 1925. Sumunod dito ay si Potenciana Laurel na ipinanganak naman noong 19 Mayo 1926. Sunod naman si Salvador Laurel, ipinanganak noong 18 Nobyembre 1928. At namatay noong 27 Enero 2004. Ang kanyang pinakabunsong anak naman ay si Arsenio Laurel na ipinanganak noong 14 Desyembre 1931 at namatay naman noong 19 Nobyembre 1967. Ikasyam, tribute to Sir Rizal Sprout. Lingid sa kaalaman ng iba, ang letrang P sa pangalan ni José P. Laurel ay hindi talaga ang kanyang middle name, kundi ito ay kanyang pangalawang pangalan. Ito ay pagkilala sa kapatid ni José Rizal na si Paciano Rizal. Ikawalo, collaborator. Isa sa naging bansag kay Laurel ay ang pagiging tuta o puppet ng mga Hapon. Talaga namang isa siya sa kritiko ng mga Amerikano, kaya sobra na lang ang galit ni MacArthur at ipinakulong agad si Laurel nang bumalik siya dito sa Pilipinas. Subalit, tingin sa kaalaman ng lahat, si Manuel Quezon na amo niya noon ang nagutos na manatili si Laurel sa Pilipinas para humarap sa mga Hapon
ng pagsakop nito. Dahil nga isang honorary law degree holder si Laurel sa Tokyo University. Number 7. The only president who served all three branches of the government. Kamangha-mangha ang Pangulong Laurel dahil siya lang ang kaisa-isang pangulo na nakapaglingkod sa tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, at judicial na sangay ng gobyerno. Bukod sa naging presidente siya, ay naging senador din siya at naging associate justice. At bukod pa dito, madami pang naging posisyon sa gobyerno at gabinete ang Pangulong Laurel sa buong karera niya sa politika. Number 6, 3 gunshot wounds. Alam niyo ba na nabuhay pa ang Pangulong Laurel noong mabaril siya habang naglalaro siya ng golf sa may wakwak golf course sa Mandaluyong noong 5 ng Hunyo, 1943. Tatlong bala ang natanggap niya. Dalawa dito ay halos tamaan na ang puso at ang atay ng Pangulong Laurel noong nabaril siya. Dahil nga sobrang swerte ni Pangulong Laurel ay nabuhay pa siya habang inooperahan ng isa sa pinakamagaling na surgeon ng Japanese military. Ang dalawang sospek ay nahuli agad ng mga sundalong Hapon at agad-agad na pinatay. Number 5, ng Filipino on Japanese military. September 1944, deklara ng martial law at gera laban sa mga Amerikano at taga-Britanya ang Pangulong Laurel. Subalit nagawa lamang ito ng Pangulong Laurel dahil sa banta sa buhay niya ng gobyernong Hapon. Bago yun ay madaming beses na tumanggi ang Pangulong Laurel laban sa gera sa Amerikano sa kadahilan ng masisira ang imahe ng mga Pilipino kapag nakipaggera sila sa kanyang kaalyansa. Subalit dahil sa napilit ng mga Hapon si Laurel ay napilitan na din siya. Pero hindi aktibong nagdeklara ang Pangulong Laurel ng gera dahil ang kanyang dineklara lamang ay nasa state of war ang Pilipinas at ang Amerika. Ika-apat, save Manuel Roxas' life. Unang pagkakataon na naligtas ni Laurel si Roxas ay noong nakulong ito sa Mindanao prison camp. Nakumbinsi ni Laurel na pakawalan si Roxas subalit hindi nasama si Jose Abad Santos dahil nga sa galit ng mga Hapon kay Santos sa hindi nito pagsunod sa kanila. Ang ikalawang beses naman na nailigtas si Laurel, si Roxas, ay noong balak ipadakip si Roxas noong 1944 sa Malacanang Palace nang malaman na kasabwat ng mga rebelde si Roxas sa panahong iyon. Kahit na madaming ebidensya na ipinakita ng isang koronel na si Akira Nagahama ng isang secret police ng Japan, ay pinanindigan pa rin si Laurel na hindi kaaway si Roxas at nasabi pa ni Laurel na bago niyo madakip si Roxas ay kailangan niyo muna akong patayin. Dahil dito ay tumigil na ang mga Hapon sa pagdakip kay Roxas. Number 3, save an aide from Japanese. Maliban kay Roxas ay may nailigtas pa ang Pangulong Laurel na isang tao, isang aide-de-camp major na si Jesus Vargas. Pinag-utos ng mga Hapon na pasukuin sa kanila si Vargas dahil sumusuporta daw ito sa mga rebelde at kay Roxas. Subalit, sinabihan ni Laurel si Vargas sa telepono na huwag tanggapin ang imbitasyon ng mga Hapon. Pagkatapos nito ay inutusan ni Laurel ang kanyang mga gwardya na palibutan ang buong Malacanang at sinabihan silang barilin ang mga Hapon na magpupumilit na pumasok. Number 2, Malacanang Palace, a Filipino Fortress. Kahit na sinasabihan siyang isang puppet ng mga Hapon, isinigurado pa rin ni Laurel na ang Malacanang Palace ay mananatiling para sa mga Pilipino lamang. Naglagay siya ng mga taga-Masid para ligtas ang mga kasama niyang nagpaplano laban sa mga Hapon. At hindi lang yun, pasekreto niyang tinutulungan ang mga lumalaban sa Hapon. Nagpakita din siya ng suporta sa buong Pilipino sa pamamagitan ng pagkain ng mga root crops at mga gulay. Dito niya pinakita ang suporta niya sa mga Pilipino. Number 1, run for senator for the last time and won.
Kahit na hindi naprobahan ang amnestiya ni Pangulong Laurel para patunayan ang kanyang pagiging inosente, nakabawi naman ito nang muli siyang tumakbo sa pagkasenador noong 1971 at nanalo pa. Siya ang pinakamadaming boto ng panahong iyon. Pagkatapos ng kanyang termin, ay nagretiro na siya. Inalay niya ang natitirang sandali ng kanyang buhay kasama ang kanyang mga pamilya at sa pagpapatakbo ng Lyceum of the Philippines. Ang ikinamatay ni Pangulong Laurel ay cerebral hemorrhage noong 6 ng Nobyembre, 1979. Ang kanyang huling hiling bago siya mamatay ay huwag siyang bigyan ng eulogy habang siya ay nakapuho. Taksil, kolaborador, puppet. Yan ang mga naging bansag natin kay Pangulong Laurel. Pero lagi pa din nating isipin na sa puso niya, isa pa din siyang Pilipino. Isang pangulo na naghangad ng kalayaan ng Pilipinas. José Paciano Laurel y Garcia, ikatlong pangulo ng Pilipinas. Mga katropa, nasubaybayan natin ang 10 trivia tungkol sa buhay ng ikatlong pangulo ng Pilipinas na si José Paciano Laurel y Garcia. Huwag kalimutang mag-like, comment, at i-share nyo na din tong video na to. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At i-ring na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify ka agad kayo sa bagong upload at mapapanood nyo agad ito. Mga tropa, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-undad. At laging tandaan, lahat tayo may pag-asa.